Renato Del Prado ay isa pa sa mga batikang aktor na madalas nating makita sa mga maaksyong pelikula na kadalasan ay kontrabida o kasama ng kontrabida sa mga pelikulang Pinagbibidahan, Ina FPJ at Lito Lapid. Isinilang siya bilang si Renato Natividad Mateo noong March 17, 1940 sa Maynila at pumanaw noong November 1, 2013 sa edad na 73 sa California. Ginamit niya sa mga pelikula ang mga pangalang Guido sa Annalisa, Tata Piping sa Valiente at Karen naman kung siya'y tawagin ng mga malalapit na kaibigan at kapamilya. Nadiskubre si Renato ng Sampaguita producer na si Jose Vera Perez noong 1960s. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan ay Tarzan vs. Tarzan na pinagbibidahan naman ni Dolphy, Ang Mahiwagang Mundo ni Lola Cinderella kasama si Amalia Fuentes at ang orihinal na Vilabed na pinagbibidahan naman ni Nora Honor. Mas nakilala si Renato Del Prado sa kanyang pagganap sa GMA 7 teledrama na Annalisa bilang si Guido noong 1980s. Ang huling pelikulang kinabilangan niya ay Lapu-Lapu na pinagbibidahan naman ni Lito Lapid noong 2002 bilang si Itong. Sinasabing may siyam na anak si Renato Del Prado. Karamihan sa kanila ay masyadong pribado ang pamumuhay kaya't hindi nakilala ng publiko. Narito't kilalanin natin ang dalawa sa mga ito. Number 1, Pilar Mateo. Si Pilar Mateo ay isa sa mga babaeng anak ni Renato Del Prado. Siya ay isang entertainment reporter. Nagtapos si Pilar ng AB Journalism sa University of Santo Tomas noong 1981. Dati siyang naging manunulat ng Philippine Showbiz Republic at publicist ng ABS-CBN. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho siya sa Showbiz News Intrigues. Number 2, Janus Del Prado. Si Janus Renato Robles Mateo III, o mas kilala sa pangalang Janus Del Prado, ay isa ring aktor at talent ng Star Magic. Kilala siya sa mga pelikula bilang si Control ng Batang X, si Oman ng Magic Kingdom, at si Ciceron ng Scorpion Knight 2. Siya ang sinasabing bunsong anak ni Renato at ang character actress na si Amelia Robles. Nagsimulang pumasok si Janus sa mundo ng showbiz sa edad na 5. Bagaman, kilala ang kanyang ama sa mundo ng pelikula ay hindi ito ginamit upang madaling makapasok si Janus. Bagkos, ay ang mismong inang si Amelia ang nagturo sa pag-arte sa kanya kasama ang kanyang dalawa pang kapatid at pumila sa di mabilang na mga auditions. Naging aktibo siya sa industriya mula pa noong 1990s at gumawa ng iba't ibang role sa pelikula. Ilan sa mga pelikulang kinabilangan niya ay My Perfect You, Can't Help Falling in Love at Extra Service. Kabilang din siya sa mga palabas pantelebisyon gaya ng Starla bilang si Boyong, FPJ's Ang Probinsyano bilang si Alan Del Paz o Jonel, at The Story of Us bilang si Robin Garcia. Si Janus ay nagbukas na rin ng kanyang YouTube channel na tumatalakay sa buhay artista. Tunay na hindi rin malilimutan ang mga naiambag ni Renato Del Prado sa mundo ng pelikula, kaya't hindi rin natin malilimot ang mga artistang kagaya niya na kumumpleto sa ating mga kabataan. Maaaring hindi siya kilala ng karamihang mga kabataan ngayon. Ngunit para sa mga taong nakapanood ng mga pelikula sa kanyang kapanahunan, ay isang pagsaludo sa iyo, Karine. Mag-subscribe sa ating channel para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang aming mga playlist. Salamat sa inyong panonood, mga kasama.